magagalit tayo nito. Mukhang papuruan talaga tayo ni Chief Espinas. Wala akong pakialam, Ben. Ang importante sa akin yun ang kaligaya ng mga kaibigan ko. Ako ang dahilan kung bakit sila nakulong dito. Kung bakit nasira ang buhay nila. Handa akong tanggapin kahit anong kaparusahan pa ang ibigay niya sa akin. Huwag lang mapahamak ang mga kaibigan ko. Guard, may mga tao doon. Okay naman daw. Doc, kamusta yan? Pinitin mo, Doc! Okay. Red One, magdobo check ulit ng DP after 5 minutes, okay? Kamusta yan? Huwag mo kaya may makapasok dito, lalo lang. Nabigay rin siya tulong sa mga. Doc, parang bumababa yung level of consciousness ng nasa ano. Okay, pataas ng oxygen. Doc, please, Doc. Warden. Doc, kumusta? Kailangan akong opera ng pasyente. May pagdurugo sa loob ng katawan niya na maaaring kamatay. Kaya na, bahala, Doc. Okay, Harbing, ready ang OR. Sige, Doc. Hindi ko alam kung bakit parang napakahirap magbago. Kahit anong iwas mo. Parang lagi ka lang gusto sumukan. Alam ng Diyos, Ben. Na pinagsisi ako na lahat ng mga kasalanan ko. Ang lahat ng mga nagawa ko. Pero huwag naman sana mga kaibigan ko. Ako nagkamali. Ako nagkasalanan. Sana ako na lang para sa akin niya. Ako na lang kunin niya. Huwag sila. Huwag sila.
Rigor! Bakit ba hindi ko pwedeng dalawin si Tanggol? Eh, apo ko yun. Tinday, tama na. Ano pa? Dahil hindi matututo yung swail mo nga po, hanggat hindi niya nararamdaman ang nawala sa kanya at yun ang pamilya. Basta! Hindi mo ako mapipigilang dalawin si Tanggol. Hoy, Tinding! Ang lakas talaga ng loob mo, no? Tandaan mo, nakikituloy ka lang dito. Kaya ako pumayag na bumalik ka dahil pinakiusapan ako ng anak mo. Ngayon! Kung ayaw mo sundin ang patakaran ko dito sa pamamahay ko, pwes yan! Bukas ang pinto! Makakalis ka na! Rigor, huwag mo nang patulan. Pwede naman pakiusapan eh. Hiniti ka sa ulong nanay mo eh! Eh hindi naman makatarungan ang batas mo eh! Hindi ko iaabandona ang apa ko! Sige! Gawin mo yung gusto mo! Pero kapag nalaman kong binisita mo si Tanggol, hindi ka na makakatapak dito sa bahay ko. At hindi ka na makakabalik! Rigor! Ano ka ba naman, Tinday? Napag-usapan na natin to eh, Rigor! 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 Rigor, pagpasensya mo na si Tinding. Matagal na ako nagpapasensya dyan sa nanay mo. Akala ko, kapag nakulong si Tanggol, magkakaroon ng katahimikan sa pamamahay na to. Pero mas lumalala. Kaya nakakainis umuwi sa bahay na to. Dahil wala akong nakikita kundi ang pagmumuhan ng nanay mo na parang gusto kong patayin. Kaya ka ba umuwi na madaling araw? Bakit? Sabihin mo sa akin, Marites. Sinong kakanaang umuwi dito kung wala siyang aabutan kundi gulo? Pinagtsatsagaan ko yung nanay mo dahil nakiusap ka. Pero aminin mo, nung wala siya dito, maayos ang pamilya natin. Kaya dapat siguro hindi lang si Tanggol na wala, kundi pati yung nanay mo. Gusto mo mag-almusal dito sa bahay? Nauuna na ako. Ayusin ko na yung para sa palengke. Oh, kinakapihan mo na ang asawa mo. Alam mo namang mali ang batas niya. Alam namang pabayaan ko ang apo ko. Hindi ko kinakampihan. Ikaw kasi pinapatulan mo ng pinapatulan. Ngayon, paano natin mapag-uusapan na maayos? Ang sabihin mo, lagi mong kinakampihan ang asawa mo. Lagi kang naninimbang. O, di naninimbang na! Hindi. Ba't naman si Marites ang pinagbubuntunan mo ng galit mo? Galit ka ba sa akin, Tess? Eh, sino naman kasi hindi maiinis, Tinding? Wala na lang yung ginawa ni Rigor kundi mag-away na mag-away. Noong pinakiusapan kitang bumalik ng bahay, alam ko na pinangako ko sa'yo na paninindigyan kita, pero hindi mo naman pwede kasahan na lagi na lang kita ipagtatanggol. Bakit? Yung asawa mo, ayaw rin magpatalo. Bakit? Ikaw rin naman, ah. Ganun ka rin, ah. Gusto mo lagi ikaw ang tama. Ayaw mo rin magpatalo. Siguro naman, minsan, pwede kang matutong magtimpe para hindi na lang lumaki yung gulo. Ah, ganon. Ako pa talaga ang titiklo. Ang sabihin mo, hindi mo talaga kayang asawa mo. Huwag.